Well, ano tong 7, 38, and 55 rule of communication. Yeah. Sa communication to and negotiation. So, sa business, pwede na natin ilagay ito sa management din kasi management, kailangan may way of communicating. So, 7% lang yung spoken word o yung sasalita. 38% yung tone ng boses. So, yung 38% na yun, kaya kailangan dapat kilala mo yung tao, alam mo talagang malakas yung boses niya na para siyang galit kahit hindi naman siya galit. And 55% is yung body language. So, ibig sabihin, kahit hindi siya magsasalita, yung tingin niya, yung simangot siya sa mukha, yung mga pairap-irap niya, yung mga pagdadabog niya, that's body language. So, 55%, kahit hindi ka magsalita. Kaso kasi yung salita kasi is confirmatory. Okay? Confirmatory yung salita. Sumigaw siya, galit siya. Yun yung confirmatory yung salita. Eh. Pero 55, yung body language mo, tell it. No? Makikita mo kung ayaw, gusto, ganyan. Kung walang gana. Diba? Minsan kasi talagang wala kang gana dahil sa pagod, yung circadian rhythm mo. Diba? Minsan wala ka sa mood. Lahat ng tao dumadaan sa ganyan. So dapat alam natin. Ito kasi marami kasi sa tao, experience lang ang, alam nila to true experience, pero yung tawag hindi. So, ako mabuti kasi, as PWD officer ng isang NGO at saka isang PWD org dito sa Cavite, eh kailangan, alam ko to, 7% spoken word, 38% tone of voice, at 55% body language. So, yun. Bagong knowledge. So, yun lang po.